I'm so proud and I'm so excited na maging part din kayo ng IAM Worldwide. So yung blessings na nare-receive namin ngayon is ma-receive nyo din. Amazing morning movers, especially sa mga YEP natin. I'm Marlon Santos, the youngest millionaire maker. And today's video, pag-uusapan natin one of the best mind setting bago natin i-discuss yung IAM business presentation sa mga client natin. Ano ba yung pinaka-the best way para ma-open yung mind nila to do business? This mind setting is what we call Cashflow Quadrant. It is best to discuss sa mga taong students and employees. Okay, I don't recommend sa mga negosyante na i-discuss by Cashflow Quadrant because of the purpose na i-highlight yung business. So, kung negosyante na hindi nila masyado ma-appreciate, so diretso ka na sa business. Pero kung ang kausap mo naman, student, employees, totally no idea kung gaano kaganda yung matutulot sa kanila ng negosyo, especially network marketing, ito talaga yung pinaka-the-best na mindsetting for them. So itong Cashflow Quadrant, i-discuss to 5 to 10 minutes, hindi kailangan patagalin, you just need to be direct on point talaga para at least makuha agad ng client mo, hindi mawala yung interest niya sa pakikinig sa'yo. Okay, so ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano ba mag-discuss ng Cashflow Quadrant. Pero meron nun ako i-discuss sa inyo. Para ma-discuss yung Cashflow Quadrant is pinaka-the best talaga. Is maganda ma-isulat nyo siya ng pabaliktad. Kasi nagbibigay din to ng impact sa mga kausap nyo pagka sumusulat kayo ng pabaliktad. So paano ba matuto magsulat pabaliktad? Simple lang. Sa buong pad of paper, ang gagawin mo lang is magsusulat ka lang ng A to Z na nakaharap sa'yo. Okay, again, nakaharap sa'yo ha. Then after that, okay, halimbawa hanggang Z na siya. After that, babaliktarin mo lang yung paper and gagawin mo lang siyang pattern. Okay, gagawin mo lang pattern yung ginawa mo para hindi ka maguluhan. So nakita mo, mabilis na ako kasi 8 years ko na siyang ginagawa. Okay, it doesn't matter kung maganda run, importante na isusulat mo siya, may impact siya sa kausap mo. So punin mo lang to ng A to Z, tapos after nun sa kabilang papel naman, sulat ka lang ng 1 to 10 nakaharap sa'yo. Okay? Then, baliktarin mo. Okay? Then gawin mo pattern yung sinulat mo. So limbawa, gumawa ka ng ganyan, iso yung pattern mo pagkaiba, so ibig sabihin mali na yon. So kaya siya nagsulat ng pabaliktad para ang nakaharap sa'yo para pag binaligtad mo, may pattern ka na magamitin. So, gawin mo lang to sa isang papel, tapos sa pangalawang papel, numbers naman. After nun, medyo okay ka na magsulat pabaliktad. Okay? So, para nag-ano ka lang muna nun, nag-warm up ka lang muna. Okay? So, ngayon, is i-discuss natin yung Cashflow Quadrant. Okay? So, yung Cashflow Quadrant, nanto siya, sulat mo muna. Ang intro mo dyan, before ako mag-start ng presentation ko, meron muna ako sa'yo important na i-discuss. Itong diniscuss sa akin na to, ito rin na-discuss sa akin before, na i-discuss ko sa'yo, dito na-open yung mind ko. That's the keyword. Dito na-open yung mind ko kung bakit kailangan kong gawin yung negosyo na to. Bakit kailangan kong gawin yung IAM Worldwide. So itong Cashflow Quadrant, ang author nito, actually it's a book, okay, by Robert Kiyosaki, isang multi-millionaire in America, in US. So kilala din siya ng author ng book na Rich Dad Poor Dad. So if you want to be successful, syempre, ganyan ka makikinig sa mga successful. So si Robert Kiyosaki, sabi niya, meron lang daw apat na klase ng way ng pagkita ng tao. Okay, meron daw apat na klase ng pagkita ng na ways. Na okay, ng pagkita ng tao in a legal way. So doon na hati yung E, yung S, yung B and I. Okay. So, syempre, mag-start ka muna dyan sa E. Okay? I-discuss mo muna sa kanya yung E. Okay? So, may mga pattern yan or step by step. Okay? So, sa E, ang una mo sasabihin dyan, for sure, may idea ka kapag sinabing E-employee. Yan naman talaga tayo na mindset. Nag-aaral tayo pag-graduate, maghanap ng magandang trabaho. So, na-mindset tayo mag-empleyado. Pero ano nga bang meron sa pagiging empleyado? Okay? So, ang pagiging meron sa pagiging empleyado, number one, magkakaroon ka ng boss. Okay? So, tanungin kita, masarap ba may boss? So, tatanungin mo siya. Diba? Kailangan may conversation kayo ng kausap mo. Okay? So, para nakita mo na nakaret siya. Masarap ba may boss? Siyempre, hindi. Masarap yung ikaw yung boss. Pero pag empleyado ka, wala kang choice kasi may boss ka. At the same time, may boss mo, may mga boss at boss pa yan, ang dami mong boss. Okay? And then, kapag kapag employee ka, you trade your time into money. Okay? So, ibig sabihin, before that, no, explain mo muna yung
pag employee ka, fixed yung kinikita mo. Pag sinabing fixed, kahit masipag ka, diba, kahit galangan mo, every 15-30, ang sahod mo, fixed lang siya. Hindi tumataas, hindi bumababa, same lang na same. Okay? So, tataas lang siya pag matagal ka na sa work, something like that. So ngayon, sa time, dito ka ngayon mag-highlight sa time. Sabi nila, kapag empleyado ka, you're working 8 hours a day. Okay, pero sa totoo lang, pag kinumpute natin, hindi ka naman talaga nag-work lang ng 8 hours a day. So check natin. Okay, so gagawa ka dito, drawing ka dito sa baba ng oras. Okay, so bawat part ng paper na to, meron kang part kung saan ka lang magsusulat para hindi ka malito. Okay? So, dito may susulat yan. Sabi nila, 8 hours na daw nag-work. So, usually, 7 to 5 yung pasok. Which is, pag kinumpute natin yan, hindi siya 8 hours. That's a total of 9 hours. Okay? So, 9 hours ka talaga nag-work. Bakit? Bakit may sobrang 1 hour? May sobrang kang 1 hour, yun yung sa break time. Pero hindi bayad. Okay? So, kung 7 o'clock ang pasok mo, anong oras ka gigising? Usually, 8 to 5. Tama ba? Yan, 8 to 5. So, syempre, anong oras ka gigising? Pag 8 o'clock pasok mo, gigising ka mga 6. Pwede kang mag-counting joke, di ba? Anong oras ka gigising? 7:59 ba? Diba? Para at least may sense of humor na may pag-uusap nyo. Hindi masyado seryoso. So, sasabihin niya, ano, 6 o'clock. So, may 2 hours preparation ka. So, dito, maliligo, kakain, mag-lansya, mag-commute. So, hindi mo yan, part yan ng work mo kasi hindi yan nalaan on your personal life. Nalaan yan sa pagtatrabaho mo. Hindi lang bayad. So, kung 5 naman yung out mo, usually, makauwi ka ng bahay mga ano oras na? Usually, mga 7 p.m. na sa sobrang traffic. Diba, minsan may OT ka pa na minsan OTY lang. So, another 2 hours ulit ng buhay mo, ng araw mo, na-expend mo sa trabaho mo, hindi lang bayad. Ang bayad lang, 8 hours. So, pag tinutal natin yan, 9 plus 2 plus 2, that's a total of 13 hours. 13 hours pala talaga nag-work ang isang empleyado sa loob ng isang araw. Eh, ang isang tao, meron lang daw 24 hours sa loob ng isang araw. Pare-pareho tayo meron yan. So, 13 minus 24, matitira na lang sa'yo is 11 hours. Tama? Siyempre, kailangan mo pang matulog. Ang pinaka-healthy daw is at least 8 hours na tulog. Okay? So, lumalabas na 3 hours na lang pala ang natitira sa buhay mo araw-araw dahil sa kinain na ng trabaho mo. Minsan, na-spend pa natin sa mga walang kwentang bagay. Naglalaro ka ng online games, nanonood ka ng Korean novela, nag-Netflix ka. But the sad reality, kinabukasan, kailangan mo ulit gumising ng 6 o'clock and then go to work and then dating mo ng bahay ng 7, konting 3 hours na pag-Facebook, tulog ulit, paikot-ikot lang daw siya. So, yan yung routine ng isang empleyado. At the same time, para ka na-trap sa tinatawag natin na rat race. Pag sabi natin rat race, yung bulungan ng daga, di ba? Parang pagka tumakbo siya doon, kahit tumakbo siya na tumakbo doon, okay? Napapagod siya, yes, pero wala siya napupuntahan. Okay? For example, sa employee, 15:30. 15:30. Masaya, bagong sahod. Pero pagdating 16, 17, 18, malungkot na. Okay? Kasi kulang na eh, nabayad na sa mga bills, etc. Pagdating nakatapusan, masaya ulit. Tapos ilang araw lang, malungkot na naman. Masaya, malungkot. So, paikot-ikot lang siya. Minsan, wala pang katapusan. Ubus kay pera. Anong ginagawa? Mangungutang, maglo-loan. Diba? Pagdating ng katapusan, hindi pa sure kung nababayaran. So, nangyari naman ng iba, babayaran. Tapos, maungutang ulit kasi nagkulang. Bayad utang, utang, bayad utang, utang, bayad utang. So, kung kausap mo is empleyado or estudyante na may kapatid na empleyado, for sure, makakarelate siya dito. And for sure, hindi niya naiaay na maging employee kasi parang ipinakita mo na sa kanya yung reality. As much as possible, hindi natin dina-down. And then, discuss natin is the facts na nangyayari. So, yun. You trade your time into money. Ibig sabihin, kahit cum laude ka, LaSalle graduate ka, pag hindi ka pumasok, wala kang income. In short, no work, no pay. So, ano naman yung S? Yung S stands for self-employed. So, sila naman is wala silang boss. No boss, pero no work, no pay sila. Ganyan yung pagkakasulat ng no work, no pay. Hindi mo na kailangan sulat yung buong word. Baka matagalan ka. NWP. No work, no pay. So, gets na nakausap mo yun. For example, ng mga self-employed, mga professional. Sila yung mga doktor, artista, lawyer, architect, artist. Sila yung mga athlete. So, wala silang boss, di ba? Pero, they own their time. They own their own income. Pero, pag hindi sila nagtrabaho, wala silang income. Artista, pag walang taping, walang income. Pag walang racket, walang income. Yung mga doktor, pag nag-opera, may kita. Pero pag walang opera, walang check-up, walang income. So, maganda siya, malaki kita dito. Pero, yun nga, hindi pwede natin i-relay ang pagkita ng pera sa sarili natin. Kasi paano nga pag nagkaroon ng sakit, paano pag nagkaroon ng di maganda nangyari sa sarili natin, mag-i-stop lahat ng pag-source of income. Which is, hindi naman nag-i-stop yung pag-produce ng bills, no? Okay, kaya dapat meron tayong natawag na residual income. So, itong dalawa na to, ang tawag dito is
tawag dito is singleness, okay? Hindi ibig sabihin ng singleness is yung wala kang partner, wala kang boyfriend, wala kang girlfriend. Ibig sabihin yan is ikaw lang na ikaw yung nagtatrabaho para kumita ka ng pera. Sabi ni Robert Kiyosaki, having said that, the singleness, doon mo na ilalagay na title to, yung side na to. So, ang tawag dito, sabi ni Robert Kiyosaki is poor side of the society. Hindi poor na mahirap na wala nang makain, poor kasi poor yung chances makuha yung pangarap. So sa side na to ng bond paper, dito mo lang kahit kukompute yung dreams, okay? So poor daw yung chance makuha yung mga pangarap. Naniniwala naman tayo, hindi naman tayo pinanganak sa mundo just to pay bills and die. Syempre may mga pangarap din tayo sa buhay, may mga pangarap tayo sa pamilya natin, sa mga magulang natin, tulad na magkaroon ng magandang sasakyan. Diba, ayaw mo na mag-commute, gusto mo na nakakotse na kayo. Pag may mga lakad kayo. Pangalawa, gusto mo magkaroon ng sariling bahay. Ayaw mo na magrenta, ayaw mo na nakikitira, ayaw mo na nang may pinapakisamahan. At the same time, gusto mo magkaroon ng maganda o malaking savings. Diba, yung tipong you can withdraw anytime. Yung tipong pag may gusto ka, may madudukot ka. Aside from that, pangarap din natin magkaroon ng sariling negosyo. Diba, sariling mong coffee shop, sariling yung hobby mo. Sarili mong business, matawag na sa'yo talaga. And pangarap din natin syempre makapag-travel. So yan yung mga typical na pangarap natin, tama? So ngayon, sabi nila libre ang mangarap, totoo naman yun. Pero ang pangarap ba natin libre? So tatanungin mo siya, syempre hindi. For example, kotse. Kung hindi pag-uusapan ng pera, magkano yung pangarap mong kotse? Magkano ba yung gusto mo talagang kotse? For example, Fortuner. Sabihin natin nasa 3 million, nakasetup na yun. Diba? Ano pa? House and lot, sabihin natin nasa 5 million, 'di ba? Simpleng bahay at lupa. Savings, sabihin natin 10M. Okay? Business, sabihin natin 5M. Sa travel naman, sabihin natin 5M kasi magastos din mag-travel. So pag tinutal natin 'yan, that's a total of nasa ilan 'yan? Mga 28 million. 'Yan yung total nung pangarap mo. Ngayon ang question, paano mo siya makukuha? For example, nag-work after mo graduate o nag-work ka ngayon, kumikita ka ng 20, 30, 40. Kung nag-work, pwede mong tanongin, nakaka-save po ba ng 10,000 per month? Diba? So tatawa lang, hindi kayo madalas. Sabihin, hindi. Kasi minsan negative pa talaga. O sabihin na lang natin, nakaka-save ka ng 10,000 per month sa trabaho mo. Okay? 10,000 times natin ng 12 months, nakapag-ipon ka ng 120,000 sa loob ng isang taon. Tanong, kuha mo na ba yung pangarap mong 28 million? Hindi. Diba? So, ano pa? After 10 years, nag-work ka, kumita ka ng 1.2 million. After 10 years, nakuha mo na ba yung pangarap mo? Hindi pa din. So, dito, kukumpitan mo siya ng pangarap. Kukumpitan mo siya ng age niya para mapakita niya, mapredict niya yung mangyayari sa kanya. So, tanoy mo kung anong age mo. Halimbawa, you're 18 years old. Diba? So, you work for a 1 year. So, 1 year. Then, 19 years old. Naka 120,000 ka na. After 10 years, nakapag-save ka ng 1.2, pwede po ko yung pangarap, pero 29 years old ka na nun. You work for another 10 years, 2.4 million, kuha na ba yung pangarap? Tatanungin mo siya. Hindi pa. Pero ikaw, 39 ka na nun. Kung ngayon, 2.4 plus another 1.2, that is 3.6 million. Kuha na ba yung pangarap? Hindi pa rin. Pero ikaw, ilang taon ka na nun? 49 years old. 3.6 plus 1.2 is 4.8 million. Tama? Okay, 4.8 million. Nakuha na ba yung pangarap? Hindi pa din. Pero ikaw, 59 years old ka na. Isang taon na lang, senior ka na. Diba? So, pagdating naman ng another 10 years, nasa ano na siya, 4.8 plus 2.4, that is 6M. Tama? 6 million. Okay? Kuha na ba yung pangarap? Hindi pa din. Diba? Pero ikaw, 69 years old. Pero yung tanong yung edad pa, nadadagdagan o napabawasan? Siyempre, nadadagdagan. So, another 10 years, 10 years. So, kung isipin mo, mas possible, mauuna ka pang kunin bago mo makuha yung pangarap mo kapag nag-work ka lang. Okay? Pagka yung ganito lang yung nasisave mo per month. Okay? So, ngayon, sabi ni Robert Kiyosaki, may chance daw na makuha mo itong mga pangarap mo na hindi ka abutin na sobrang tagal. For just 5 to 10 years, karirin mo yung isang part ng way ng pagkita ng pera, mabilis mo makukuha yung pangarap mo. So, syempre, pasok na tayo dito. Kung may poor side, meron tinatawag na rich side. Okay? Sa rich side, dito pinag-usapan yung B as stands for business or businessman. So, sa B, pag businessman ka, in short, ikaw yung boss.
okay? Ikaw yung boss. You own your time, okay? Meron kang tatawag na time freedom and financial freedom. Hawak mo yung oras mo and hawak mo rin kung magkano gusto mong kitain, depende sa efforts mo. So maganda kapag negosyante ka, sabi ni Robert Kiyosaki, na-apply mo din tinatawag natin na law of leverage, okay? So yung law of leverage, from the root word lever, ibig sabihin yan is hindi atay, o pwede kang mag-joke na ganun, hindi yan atay. Okay, lever is lahat ng bagay na magpapagaan ng buhay ng isang tao. For example, dali yung example, sa building, akit ka ng 50th floor, imbis na maghagdan ka, syempre gagamitin mo elevator, di ba? Pagka, halimbawa, pupunta ka sa bahay nyo, imbis na maglakad ka, sasakay ka ng mga transportation, that's form of leverage. So, ang negosyante, napapagaan nila yung buhay nila through leverage. Okay, through what? Through duplication. Syempre, through duplication. Kung ito, isang side na to, napapractice is singleness, yung sila lang na sila, dito ang napapractice is yung duplication. Okay, so paano ka ba maduduplicate? Siyempre, from other people's time and effort. Let's say, for example, sino ba pinakilalang negosyante? Sa Pilipinas na lang yung buhay ngayon, si Manny Villar. Si Manny Villar is may-ari ng Star Mall, may-ari ng Camellia, may mga Alpha Mart, marami siyang negosyo, okay? So, ngayon, si Manny Villar, let's say, meron siyang 3,000 employee sa Star Mall, okay? So, yung 3,000 employee na yon nagbibigay ng 8 hours a day. So, sa loob ng isang araw, 3,000 times 8, meron siyang 24,000 hours sa loob ng isang araw. So, naparami niya ba yung oras niya na 24 hours? Yes, sa pamamagitan ng oras ng ibang tao. But wait, there's more. Bawat isa niyan, per hour, nakakabenta lang, let's say. Okay, bawat isa niyan, per hour, nakakabenta lang sila ng 50 pesos na papel at ballpen. Okay? Okay, so ngayon, 24,000 times 50, ang kita ni Manny Villar per day sa Star Mall is 1.2 million. So yan yung kinikita niya per day. Kaya siya naging billionaire, million na kinikita niya, okay, per day. Million. Okay, so kung gusto mo magkaroon ng makuha yung pangarap mo na mas bibilis, kailangan magnegosyo ka. Okay, yun nga lang, syempre, hindi mo kailangan ng magkailangan mag-invest ng mall, maglaking kapital para kumita ka ng malaki. Kasi yung I Am Worldwide, it's a business, okay, na nagbibigay ng negosyo na pwede kang mag-duplicate at ma-leverage. Okay, for example din, pwede mo rin example yung magtataho. Okay, may dalawang magtataho, si A and si B. Si A, masipag at matyaga. Si B, tamad. Sino ang asenso sa dalawa? Siyempre, sasabihin niya, si A. Kasi ang mindset natin, sipag, tyaga, asenso ka. Pero marami naman masipag sa labas, marami naman matyaga sa labas, pero hindi naman naman asenso. So, kulang pala yung masipag, matyaga ka. Dapat daw, meron kang STD. Ano yung STD? Sipag, tyaga, at diskarte. Na nasa magandang opportunity. So si B, kaya pala siya tamad is because nag-hired siya ng limang magtataho na magbebenta ng taho niya. Okay? So ganito lang kasimpleng scenario. Si A, si B parehong tao. Pag ang tao, normal mo magkasakit. Yes. So pag nagkasakit sila pareho, si A may kita pa ba? Wala na. Si B may kita pa rin. Yes. Kahit nahawa yung dalawa dyan, may kita pa rin siya. Nagka-coronavirus din yung tatlo, may kita pa rin ba siya? Yes. Kasi syempre, gagaling yung dalawa. Kung normal magkasakit, normal din gagaling. Diba? So ang point is, ang sarap kapag negosyante kasi namamaster yung leverage and duplication. So yun yung meron kay IM Worldwide. Okay, marami dito sa members ng IM Worldwide na kahit di mo na makita, nag-1M, nag-2M per month sa ganitong negosyo. So ngayon, kapag marami ka ng pera, you can be an investor na. Ang investor, money works for you. But guess what? Kapag maliit ang in-invest mo, maliit lang din nakikitain mo. So ganun lang principle dyan. For example, may 50 million ka sa banko, wala kang ibang paglagyan. Nilagay mo sa banko kasi banko na lang ngayon ang pinaka-safe na pag-investan. Marami kasi nag-o-offer ngayon. Scam naman, iba naman, talaga malulugi yung pera mo. Okay, pagbagsak na economy. So pinaka-dabe sa banko, bibigyan ka na ng 1% per annum. So per year, kumikita ng 500,000 o tumutubo na 500,000 pesos. Okay, per year. Ang pera mo na 50 million kahit wala kang ginagawa. So money works for you. Next year, ganun ulit. May 500,000 ganun, 500,000. So malaki siya, maganda siya. Pero question, okay, meron ba tayong 50 million? If the answer is wala, ang pinaka the best way para makuha mo yung pangarap mo, tumita ka ng malaki, is mag-negosyo. So ngayon, okay lang pa ang pag-uusapan natin, negosyo. Diba? So yun na ngayon, dun ka na ngayon mag-focus kay IM Worldwide. Okay? So ngayon, balik ulit tayo dito, tingnan mo lang yung pattern. Okay? So medyo mahaba yung discussion natin, syempre, inisa-isa natin. Pero pagka diniscuss nyo na yan, syempre, kaya yan ng 5 to 10 minutes. So, unahin mo yung cash flow, Robert Kiyosaki, tapos yung apat na way na pagkita ng pera, yung E, unahin mo muna yung boss, then next is fixed income, tapos time. Tatanungin mo siya lagi. Okay? And then, sa time, doon mo na i-compute yung reality sa oras. Okay? 8 to 5 is
9 hours, hindi siya 8 hours. May 1 hour break, tapos syempre may preparation pa. So total 13 hours ka talaga ng work, hindi lang bayad yung 5 hours. 11 na lang matit, minus 24, 11 na matira sa'yo, minus 8, tapos yung rat race. Then after nga, self-employed, ito naman, ito yung mga tao na walang boss pero no work, no pay. Usually sila yung mga professional people, mga doctor, artista, lawyer, mga ganyan, no work, no pay sila. So namamaster dito, singleness. So ngayon, sabi rin na sa akin, pag nandito ka sa side na to, ikaw yung part ng poor side sa society. Hindi dahil poor na mahirap, na wala na makain, poor yung chance makuha yung pangarap. Ano yung mga pangarap natin? Yung car, house, and that, blah, blah, blah. Computing mo ng ano, halimbawa, 10K per month, di ba? Tapos, yun, usually nga, wala pa na iipon, di ba? Then, para makuha yung pangarap mo, pinaka-the-best is tumalun ka sa kabilang side. Kung may poor, merong rich side. Okay, so yun na yung B, business. Ano meron sa business? Ikaw yung boss, na-apply mo yung law of leverage, o kaya duplication, napapagaan mo yung, napaparami mo yung sarili mo sa pamagitan ng oras at effort ng ibang tao. So, money builder or hand receipt, pwede mo example, 3,000 times 8, 24,000 times 50 pesos per hour, that's 1.2 million. So, mas mabilis kitain. So, hindi mo kailangan maglabas ng put capital para ma-experience mo yung leverage duplication, kasi kaya IAM, sa maliit na puhunan, pwede ka dito magkaroon ng leverage or duplication sa sistema ni IAM. Okay? So, ngayon, kapag marami ka ng pera, pwede ka na maging investor. Money works for you. Okay? So, 50 million, 1%, 500,000. Pero yung 500,000 na yan, maliit pa rin yan sa loob ng isang taon. Okay? Lalo na kung ang malaas ang lifestyle mo. So, kailangan talaga mataas interest mo. So, para mag-investor ka, kailangan mo muna mag-business, syempre. Pwede mo na example dyan, yung magtataho, si A and si B, si A masipag matyaga, ayan. So, yun. I hope na maaral natin, hindi mo kailangan mabilis agad, hindi kailangan perfect agad. Ang importante, marami ka lang nakakausap. Kasi nag-start akong dinidiscuss to, 5 to 10 talks ako per day. So, kaya nangyayari, talaga na-master na natin siya. So, yun. Hopefully, makita ko kayo na isa kayo sa maging outstanding yep natin at talaga maging achiever ng company. So, God bless you.